magandang tanghalian po. Manghandang tanghali sa lahat. Ako po ay katatapos lang kumain at tama-tama naman na ayan, umuulan ngayon sa labas. At ngayon po ay nandito ako ngayon sa amin. May dumating kong nanay dito. Nanghingi daw po siya ng tulong para sa anak niya. Eto po siya, oh. Wait lang. Ayan po si nanay. Pasensya na kayo nanay kahit kumakain, ho. Binidyohan ko kayo. Nagpaalam ako kay nanay kung pwede ko siyang videohan, isama sa video. Kasi yung anak niya po ay... Sige lang po nanay, kain lang kayo. Nagdadialysis yung anak niya po. Kakalabas lang nila galing sa PGH. Isang buwan daw pong may tubo yung anak niya doon sa PGH. Isang buwan po ba nanay? Isang buwan? Ayan, isang buwan may tubo kasi may kidney problem po yung anak niya. Nasa ICU po. Nadala siya. Pero ngayon po, nakalabas na at nasa dialysis center naman po ngayon. Magpapadialysis. Ayan. Ilang beses pong ang dialysis ng anak nyo? Tatlo. Tatlong beses sa isang linggo. Three times a week ang kaniyang dialysis. Ano nga po ulit ang pangalan niya, nanay? Enriqueta Payton. Enriqueta Payton. Ano po ang apelyido ng asawa po? Ano, yung papa ng aking anak na yun, dinadialysis ay Banggito. Banggito? Ayun. Ang anak po ninyo, anong pangalan yung dinadialysis? Roldan Banggito. So, ibig sabihin po, hindi kayo kasal dun sa papa ng anak nyo? Ayun. Ayun po. Si nanay, nanay ano nga po ulit? Nanay Rikin. Po? Nanay Rikin. Wait lang po. Sobrang lakas po kasi ng ulan ngayon, oh. Malakas po ang ulan ngayon sa labas. Kaya medyo nahihirapan akong makipag-usap kay nanay at ako'y nabibingi. Nalakas po ang ulan. Ayan. Si nanay po ay pinakain na namin dito kasi anong oras na po ay hindi pa siya kumakain. At mahaba-haba pa yung lalakarin niya dahil nanghingi po siya ng tulong para po sa kanyang anak. Maglalakad kayo hanggang bayan. Mm-hmm. Tapos saan na kayo galing? Saan na kayo nakapanghingi kanina? Diyan sa pasunod dito ng barangay. Banabalejos. Doon kayo dumaan sa Naik? Ano? Malainin mo, Bukal. Sa Bukal? Hanggang saan kayo nakasakay? Ibig sabihin, buhat hulun sa Magallanes, sakay kayo hanggang Maragondon. Sakay hanggang Bukal 4. Hanggang Bukal 4, tapos naglakad na kayo hanggang Malainin. Sakay pa rin ako paparito. Tapos sumakay kayo sa tricycle papunta sa dulo ng Banabalejos. Ayun. Malayo po ang pinanggalingan niya. Umikot siya ng galing sa Magallanes. Umikot siya na pupunta ng Maragondon. And then umikot sa may Naik. Doon sa may pinuntahan namin na paraiso. Doon Quixote. Ayun, doon siya po nang galing at sumakay siya ng tricycle. Papunta dito sa dulo ng Banabalejos o yung kabilang barangay namin. Nag-house to house siya, nanghihingi siya ng tulong para sa kanyang anak. Ano po ba ang trabaho ni nanay? Dati naglalako ako, ngayon hindi ako nakakapaglako gawa ng aking anak ngayon. Ang nilalako niyo po? Mga gulay, tilbok po. Ayun, at tilbok at pinipig. Ayan, nakakapaglako nga daw si nanay dito, kasama nga daw yung anak niya nakamotor na may kolong-kolong, ganun, po. Ayan, may ilako silang, ang inilalako daw nila ay tilbok, gulay, pinipig, at saka mais.
Ayun. Ay ngayon sa ngayon po ay hindi sila hindi na nakakapaghanap buhay si nanay dahil alaga niya yung anak niya. Dahil ang anak niya po ay ano po sabi niyo hiwalay sa asawa. Matagal na pong hiwalay. Magtatatlong taon na. Ayan, magtatatlong taon ng hiwalay sa asawa yung anak niya. Ay may anak po yung anak niyo. Apat po ang anak. Nasaan po yung mga anak? Yung dalawang babae ay nasa ina. Nasa ina? Nag-asawa rin ng iba. Nag-asawa ng iba yung yung babae. Aha. Ay tapos yung dalawang lalaki po. Isang yung panganay niya nagtrabaho na napatigil na lang po. Napatigil na. So saan po nagtatrabaho ngayon? Nagko-construction. Diyos ko. Ay, may girlfriend. Doon na nauwi. Ay, Diyos ko po. Ayan na nga. Aha. Oo nga. Ay, yung pong pangalawa, yung isang lalaki. Yung pangalawa nga, ang napasok ay hilaw na hilaw ang pagpasok at walang isang hindi napasok at walang ayun nga lang po. Ayun. Madalas po. Anong grade na po yung grade 10. Grade 10 po. Naku, sana naman makapasok, makatapos kahit grade 12. Tapos yung dalaga eh, high school na rin. Taga saan po ba yung manugang ninyo? Bisaya. Ah, Bisaya. So, nasa Bisaya po ngayon? Nasa Baylen. Ah, sa Baylen naman. Doon nagkaasawa. Oho. Ay, tapos yung anak na babae, nag-aaral doon. Ayun. Pero napunta sa kanyang papa. Pinupuntahan naman ang papa niya. Oo nga, lapit lang. Baylen at saka ano? Magallanes. Magkalapit lang. Malapit mami sa Baylen. Opo nga. Malapit lang ang ano. Ang kanila po kasi ay sa Barangay Pacheco daw sa Baylen. So, malapit lang po, ay sa Baylen, sa Magallanes. Malapit lang yun sa Baylen. So, magkalapit lang na bayan kasi yun. Magkadaig na bayan lang yung Baylen. Opo, kalapit na bayan. So, tatlong beses po nagdadialysis si ano? Tatlong beses nagdadialysis? Oho. Three times a week. Tapos, ay, ang asawa nyo po, Nay? Ay, may epilepsy. Ayan, yung, may asawa daw po siya ngayon, pero hindi po yun ang tatay nung anak niyang panganay na ito. Bali, pangalawang asawa po yun. Ayan, okay naman po sana, kaso bihira daw pong makapagtrabaho dahil may epilepsy. Yes, pag sinusumpong po ng epilepsy, hindi rin nakakapagtrabaho. May anak po kayo doon? May tatlo kayong anak doon. Ay, malalaki na po. Ako na ako eh. Yung panganay ko doon sa home. Ang anak ni Ma. Oh. Ko eh, apat. Ay, Diyos ko, mararami palang anak. Oo. Wala naman permanent trabaho ang mga asawa. Ay, nakaw. Mahirap yun. Mahirap yun eh. Nga. Dapat masipag pagka ganun. Nagluluwa sila ng kalakan hanait. Ah, sanait po. Oo. Uh-huh. Ay, Yoyo, pakilayo mo nga yan. Kahapon may nagdala ng kalakan sa Timalan yata. Sa Timalan po? Ayun. Mabuti naman at nakakapagluwas pala yung anak nyo. Nangangakakan din ang mga sangin nyo. Oo. Ay, marami po ngayong ano ah. Marami ngayong kalakal. Maraming nyog. Maraming saging. Subo lang yung kaunti. Oo, at least eh, kahit papano, yung pangkain eh, makukuha na doon. Ay, kanin pa po, Nay? Okay na, ma'am. Okay na po yun. Okay, kahit sa amin, ma'am, eh. Konti lang. Oh, sa bagay, at saka lalakad pa kayo, ano? Ayan, buti naman, medyo hinto na ang ulan, oh. Pero umuulan pa rin, hindi lang masyado, ano? Ang nilalayalis sila.
ano, sa paggagala ko, abot ako ng Batangas. Oh, sa Batangas. Ngayon, may natagpuan ako ng mag-asawa na may tindahan ng pintura. Ngayon, siya nagkwento sa akin na siya ay vlogger. Uh-huh. Akala ko, matutulungan ako para mapistulahan yung aking anak dahil wala pang pistula yung aking. Yung, ano, hanang, yung pistula, yung daanan ng dialysis. Uh-huh. Sabi, nung balikan ko, eh, nakatatlong balik ako sa kanya. Ayun, nakatatlong balik ko, eh. Ang kanya raw number, eh. Kanya raw binabalik sa pag-blogger, eh. Babababa pa lang siya. Mm-hmm. Malamit daw ng ito. Ay! Ayun. Oho. Minsan nga po, mayroong nangyayaring ganun. Mm. Nahahack ang tawag doon. Nagagamit ng iba. Tama po. Nako. Ala ko matutulungan. Ay, ang sa ganito po kasi pagba-vlog, ayan tulad nito po, ipa-upload ko kayo kasi itinanong ko kayo kung okay lang na i-upload. I-upload ko kayo kung sakali po may makakitang mabubuting loob na maawa at magbigay ng tulong sa inyo. Kayo po'y kukontakin ko, hihingan ko po kayo ng contact number na iwan dito. Opo. Para po, kung sakaling may magbigay, meron po akong matatawagan sa inyo. Yun po, eh, kung sakali lang. Hindi po natin masasabi kung may magbibigay o wala. Ha? Ano yung pinicturan din niya yung ako? Sakali mm-hmm. Oho. Eh, ako po'y kahit wala pong picture, basta po may video na ganito. Basta ang masasabi ko lang po sa inyo, kung sakali po may mag-aabot ng tulong, sisiguraduhin ko po na makakaabot po sa inyo. Yun nga lang po, hindi po natin sigurado kung meron pong magbibigay ng tulong. Ano po? Ayan. Mabuti po yung medyo nagkakaintindihan tayo. Ano po? Kasi ako po hindi nangangako na meron po akong ibibigay na tulong. Ano po? Kasi po ay medyo siguro yung nagkataon lang na medyo mas maayos-ayos ang buhay at may trabaho ang mister ko. Pero pareho lang po tayo na ano, sa gobyerno po nagtatrabaho ang asawa ko. Tapos po, ang akin pong anak, meron din po akong anak na PWD. Ayan po, oh, kita niyo naman. Yan po ang aming alaga. Ay, PWD po ba yun? Ano po ang... Sabi ng DSWD, dumaan ako sa amin sa Magallanes. Oh. Tinitingnan ko yung financial niya. Eh, kailangan pala, magpapasa pa ako ng mga requirements. Opo. Medical abstracts ng oh. Dialysis. Oho. At saka kukuha pa ako ng panibagong barangay clearance. Opo. Barangay indigency at saka barangay clearance. Opo nga. Hindi, ako nakakuha. Eh, kailangan. Ano po ang case ni Kuya? Bakit po PWD siya? Ano, yung siya ay hindi na nakakatrabaho talaga simula ng mag-dialysis. Ah, dahil sa chronic illness. Stage 5. Stage 5 na po? Oh my God. Ito yung simula sa bahay ninyo. Ang gandaan. Nahinga. Katulad niya, nahinga. Oho. Meron na. Meron na siguro siya. Medyo may komplikasyon na. Ang sabi ko doon sa akin, anak, huwag sa sobra ng oho. Yung gayong dialysis ay limit, ma'am, ang inumin. Oho nga. Mm-hmm. Tama. Unti-unti lang. Mm-hmm. Naku. Bago tumaig yung mag-uulam na mangga. Aha. Uh-huh. Ngayon, isa ba na ang mangga? Oho nga. Sabi ko, baka ito yung masobrang sa mangga. Patulad ka gabi, nagpausok. Nakatatlong pausok yata. Bago kami naman mamita. Bibigay ko number ng aking ano. Opo, po, iiwan niya. Ate, pahingi akong na ballpen at papel. Oh, wait lang po, tukunin ko ang number ni nanay. Ayan, eto po, ipinakita sa akin ni nanay ito. Ayan po yung number, si Roldan Banggito. Siya po yung pasyente niya, yung anak niya. At eto naman po ang kanyang dialysis, ano, request center. Sa dialysis center. Ayan o, ang date ay April 22, 2024.
Tama ba? April nga po yun, Nay. Four eh. Tapos ito po yung ID ni Roldan. Binigay po sa akin ni Nanay. Pinakita po sa akin ni Nanay. Ito po yung binibili niyong gamot. Yan, pasensya na kayo't ang aking koko ay marumi dahil ako po ay nagtrabaho kanina sa kubo. Ano, iniinom niyang gamot ay mga calcium carbonate, amlodipin. Apang high blood. Oho, ferrous sulfate. Ah, mapukla din ang kanyang ano, mababa hemoglobin siguro. Yung nasa tingin, bumili ako ng dugo sa Red Cross. Oho. Oh, kailangan. Ay, oo nga. Nagpasali ng dugo. Kasi baka nga bagsak ang hemoglobin niya. Ayan, sige po nanay. Ayan. Ayan, idalhin nyo na po itong mga ano nyo at baka mawala. Ayan. Hayaan nyo po. Pag po oras na ano, kinuha ko po yung number. At pag po merong mabuting loob na nagbigay po, nagpaabot ng tulong, ako po ay tatawag. Ano po? Ito po bang number nyo, Aya? Smart ba yan? Globe? 0926? PM po? Apo. Sige po. Sige po, Nay. Salamat po ng marami. At teka po, sandali ha. Alis na si Nanay. Ayan, ingat po, Nanay. Tama-tama at hindi na umuulan. Pasok, ayan, may bisita. Pasok. May bisita na kayo kapalit ko. Ang aming manugang tubig. Ayan, thank you po, Yola. Ingat po kayo, ingat. At ito yung aking mga bisita na nagagawa ng project. Nagagawa ng project, oh. Ayan, nagagawa ng project. Ayan, kaalis lang ni nanay. Thank you Lord. Ayan, yung ganun pangyayari, yung hindi mo inaasahan na may darating na nanghihingi ng tulong. Lagi, yun ang sinasabi ko palagi na kung ano man yung pinagdadaanan natin problema ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan natin na paghihirap o kung ano man na problema ang dinadala natin, lagi nating iisipin na mas mapalad tayo kaysa sa iba. Mas mapalad tayo. O, tulad namin, o, ayan, may anak akong PWD. Hindi kami mayaman. Nakakaranas kami nang wala kaming ipambabayad sa kuryente, nang wala kaming ipambabayad sa mga bills. Pero, maswerte pa rin kami kasi, ayan, wala kaming ganung mabigat na sakit na kailangan namin manghingi para lang maipagamot. Meron kaming bahay na hindi namin kailangan humanap ng matutulugan kasi may matutulugan kami. Ayun, kaya napakapalad pa rin natin kaysa sa iba. And wish ko lang sana si Nanay ay makatagpo ng tutulong sa kanila sa pangangailangan kasi kahit nasabihin pa na stage 5 na kasi stage 5 yung anak niya ang kidney problem ng anak niya, kaya lang syempre nanay siya, hahanap at hahanap siya ng paraan para matulungan yung anak niya na madugtungan yung buhay. Kaya ayan, sana may makatulong kay nanay para mapatuloy-tuloy ang dialysis kasi 3 times a week ang dialysis ng anak niya. At tulad nga lang sabi ni nanay ay wala namang asawa dahil nag-asawa daw ng iba yung kanyang manugang. Tapos yung anak naman niya, yung dalawang babae, nag-aaral doon sa kasama ng asawa ng manugang niya. Yung dalawa namang lalaki ay di nasa kanila nga pero hindi naman nila din makatulong. Yung isa ay medyo malaki na, binata na, huminto ng pag-aaral at yung kinikita nagtatrabaho na siguro kung ano-ano din lang na trabaho ay dahil hindi naman tapos ng senior high. Ito yung kikita daw naman ay hindi naman din nila nakakatulong kasi may girlfriend daw at doon na din daw umuuwi.
sa bahay ng girlfriend yung kanyang apo. Kaya hindi, wala siya talagang makakatulong. Ang asawa naman niya ay nagtatrabaho, nagsisikap, kaya lang ay may epilepsy. Kaya hindi rin masyadong makapwersa ng trabaho. Ayan, at pag-pray natin na sana may makatulong kay nanay. Para sana may makakita nito at makapanood na mabuting puso na makakapagpaabot ng tulong para kay nanay. Nag-iwan po siya ng contact number sa akin, yung contact number ng mismong pasyente ang iniwan sa akin. Ayan, and sa ngayon po ay basta ako po ay patuloy na magpipray para sa paggaling ng pasyente ni nanay, and sana may makakita at makatulong para sa kanila. Ayan, at ngayon po ay dito ko na lang tatapusin ang aking vlog, and maraming salamat po ulit. Sir Jerry Stoy TV, thank you po and God bless po. Ingat po palagi, and sa team Rise Above International, shout out po sa inyo, and maraming salamat sa pag-share ng blessings, and Tita Hanes, thank you, and shout out dyan sa buong team. At sa Kasangga Foundation, Kalembang Boys, Planet Soweit, Soweit Team USA, shout out sa Gift Squad, shout out sa inyo. And Weirdo, good luck sa challenge, sana makayanan mo, and sana makagraduate ka agad. Ayun, at sa iba pa, pasensya na kayo, hindi ko na kayo isa-isahin ha. Basta sa lahat po ng aking nakasupport sa akin, sa lahat po ng tumutulong, maraming salamat po, and shoutout sa inyo dyan. Sa mga OFW, thank you po, and ingat palagi. Bye-bye po, and God bless. Ingat po tayong lahat. Salamat!